Totoong napakaswerte ng isang bata kung siya ay mayroong mga mapagmahal at mapag-arugang magulang at nakatira sa isang ligtas na kapaligiran. Dahil ang kasong isasalaysay ko ngayon ay tungkol sa isang bata na kakaawaan mo dahil napunta siya sa mga magulang na pabaya at namuhay sa isang napakadelikado at magulong kapaligiran. At sa huli, nagwakas ang kanyang buhay sa isang kasuklam-suklam na paraan. Myla's Crime Story. Hello everyone, ako nga po pala si Myla at welcome sa aking channel. Sa aking channel ay isasalaysay ko ang mga true crime story na nangyayari sa buong mundo. Kung gusto niyo po ang mga ganitong kwento, ay help me to like, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na video. Ang 8 taong gulang na si Hawaii Robinson ay naninirahan sa isang apartment complex sa Mobile, Alabama. Kasama niya rito ang kanyang ina na si Yosha, pati na ang kanyang lolang si Brenda at ang iba pa niyang mga kapatid. Ang kapaligiran ng kanilang lugar ay napakadumi at laganap din dito ang ipinagbabawal na gamot at karahasan. Sa kabila ng lahat ng ito, si Hawaii ay madalas na naglalaro sa labas ng bahay kasama ang iba pang mga bata at wala man lamang nagbabantay sa kanya. Hindi rin naman maayos ang sitwasyon ng kanilang pamilya. Sa katunayan, matapos ipanganak si Hawaii noong September 24, 2005, ang kanyang mga magulang ay agad na naghiwalay. Dahil dito, naging madalang na ang komunikasyon niya sa kanyang ama habang siya ay lumalaki. Ang kanyang amang si Hiawatha ay napag-alamang dati na may mga kaso tulad ng pagnanakaw, assault, drug possession at domestic violence. At ang kanyang ina naman na si Yosha ay may hindi rin magandang reputasyon. Siya ay palaging nakikipagrelasyon sa iba't ibang lalaki. Gumagamit din ito ng pinagbabawal na gamot, umiinom ng alak at madalas na ginugugol ang kanyang oras sa pagsusugal. Napabayaan din niya ang pagiging ina sa kanyang mga anak. Dahil dito, ang kanyang inang si Brenda na ang nag-aalaga sa kanyang mga apo kasama na dito si Hawaii. Gayunpaman, si Brenda ay palagi ring nasa harap ng kanyang TV at umiinom ng alak hanggang siya ay makatulog. Dahil nga sa kakulangan ng gabay, ang 8 taong gulang na si Hawaii ay naging malayang gawin ang lahat ng gusto niya. Sumapit ang September 16, 2014, tila isang ordinaryong araw lamang para kay Hawaii. Ganap na alas 3:30 ng hapon pagkatapos ng kanilang klase sa kanilang paaralan sa Collins Road Elementary. Nagmadali siya sa pag-uwi dahil umuulan. Sumakay siya ng school bus kasama ang isa sa kanyang mga pinsan. Nang dumating siya sa kanilang bahay, tanging si Brenda lamang ang naruroon. Pero abala na naman itong nanunood sa kanilang TV. Dumiretso naman si Hawaii sa kanyang kwarto upang magpalit ng kanyang damit na basang-basa dahil sa ulan. Bigla namang tumawag ang kanyang ama na si Hiawatha. Nakamakailan lamang ay muling nakikipagkita sa kanyang anak. Sa katunayan kung minsan ay sinusundo niya si Hawaii sa paaralan nito. Nang sagutin ni Hawaii ang tawag, sinabi ng kanyang ama na dahil malapit na ang kanyang kaarawan ay bibigyan niya ito ng $150 bilang regalo sa kanya. Ikinatuwa naman ito ni Hawaii dahil para sa kanya ito ay napakalaking halaga na. Sinabi rin ng kanyang ama na pumunta ito sa bahay ng kanyang pinsan na nakatira rin naman sa parehong kapitbahayan. Pagkatapos ng tawag, mabilis na nagbihis na pang-alis na damit ang bata. Nagsuot siya ng green shirt at Hello Kitty t-shirt. Bandang alas 4 ay nagpaalam na siya sa kanyang lola na makikipagkita lamang siya sa kanyang ama sa bahay ng kanyang pinsan. Walang kaalam-alam ang kanyang lola na iyon na pala ang huling pagkakataon na makikita niya pang buhay ang kanyang apo. Lumipas ang kalahating oras matapos umalis ni Hawaii sa kanilang bahay, nakatanggap ng tawag si Brenda mula kay Hiawatha. Tinatanong nito si Brenda kung nasaan na si Hawaii dahil hindi pa rin ito nakakarating sa bahay ng kanyang pinsan. Nagulat naman si Brenda at sinabi na kanina pa nakaalis ang kanyang apo. Sa kabila ng kabang nararamdaman ni Brenda, kinalma niya ang kanyang sarili at iniisip na siguro ay kasama lamang nito ang mga kaibigan nito o di kaya ay baka may dinaanan pa itong ibang lugar. Sinimula ni Brenda na tawagan ang lahat ng kakilala upang malaman
kung may nakakita sa kanyang apo. Pero wala ni isa sa kanila ang nakakita sa bata. Pagkatapos ay kinontak niya rin ang lola ni Hawaii sa ama upang humingi ng tulong sa paghahanap sa kanilang apo. Kahit ang ama niyang si Hiawatha ay hindi palaging naroroon para kay Hawaii, ang kanyang lola sa ama ay mayroong malapit na relasyon sa kanyang apo. Sa katunayan, siya ang nagsilbing tulay sa ama't ina ni Hawaii na ayaw nang makipag-usap sa isa't isa. Lumipas ang ilang oras at nawawala pa rin ang batang babae. Bandang alas 10 ng gabi, dito na nakipag-ugnayan sa kapulisan si Brenda upang i-report ang pagkawala ng kanyang apo. Nang dumating ang mga pulis sa kanilang bahay, naabutan nila ang mataas na tensyon dahil si Hiawatha ay naruroon din at galit na galit ito kay Yosha at Brenda. Sinisisi niya ang mga ito dahil pinayagan nila ang batang umalis mag-isa. Sa pagsisikap na pagtagpi-tagpiin ang mga pangyayari, kinausap ng pulisya ang pinsan ni Hawaii na dapat niyang pupuntahan. Sinabi naman nito sa pulisya na wala siya sa bahay nung panahong iyon. Ininterrogate naman ng mga pulis si Hiawatha at sinabi niya nga ang mga nangyari bago mawala ang kanyang anak. Pagkatapos ng interogasyon, nalaman ng mga pulis na si Hawaii ay nawala sa pagitan ng kanilang tahanan at sa bahay ng kanyang pinsan. Nakapanayam din ng mga pulis ang lahat ng mga individual na maaring nakakita sa batang babae at naghanap din sila sa bawat sulok ng bahay ni Hawaii para sa mga clue na maaring magturo sa kinaroroonan ng bata. Ngunit sa huli ay bigo silang makahanap ng anuman. Kinabukasan, isang malawakang paghahanap ang inorganisa ng kapulisan at daan-daang mga voluntaryo ang nakiisa. Kasama rin sa paghahanap ang mga tracker dog. Gumamit na rin sila ng isang helicopter, ngunit bigo pa rin silang makahanap ng kahit anumang bakas ni Hawaii. Dahil nga dito, nangialam na ang FBI sa kaso at ang pagsisiyasat ay nagsimulang makatanggap ng atensyon mula sa media. Ang mga magulang ni Hawaii ay lumabas na rin sa mga telebisyon kung saan sila ay humihingi ng tulong para mahanap ang kanilang anak. Samantala, habang nagaganap ang paghahanap, ang mga pulis ay nakatuon ang pansin sa isang partikular na tao. At ito nga ay sa mismong ama na nawawalang bata. Maraming beses na siyang na-interview at naobserbahan nila na tila ba lagi itong kinakabahan. Nagkaroon sila ng sospecha kay Hiawatha nang magsimula silang makahanap ng butas sa kanyang mga pahayag dahil pabago-bago ito. Lalo na nang tumanggi na itong makipag-ugnayan sa kanila. Isang nakakagulat na balita naman ang dumating sa pamilya ni Hawaii noong September 18, 6 na araw na lang sana bago ang kanyang kaarawan. Ang isang construction worker na sumama rin sa malawakang paghahanap ang nakatagpo sa bangkay ng isang batang babae sa isang abandonadong lugar na ngayon ay isa ng illegal na dump site. Agad namang pumunta ang mga pulis sa sinabing lugar. Dito nga ay nakita nila ang nakakaawang kalagayan ng bangkay ng batang babae. Ito ay nakatihaya sa gitna ng mga basura. Ang kanyang t-shirt ay nakataas at ang kanyang short at pangloob na kasuotan ay nakababa. Makikita rin na bali ang isang braso nito. Sa kasamaang palad, ang natagpo ang bangkay ay nakumpirma nga na si Hawaii. Napag-alaman din nila na ito ay namatay, hindi bababa sa 24 oras na ang nakakalipas. Sa paunang pagsusuri sa bangkay, hindi agad nila makita ang anumang mga palatandaan ng pinsala. Dahilan upang mahirapan silang matukoy ang sanhi ng kamatayan nito. Ngunit dahil sa paraan ng kanyang pananamit ng matagpuan nito, agad na naisip ng mga investigador na malaki ang tsansa na ito ay pinagsamantalahan. Hinalughog naman ng mga pulis ang isang abandonadong bahay na malapit sa crime scene. Ang nakita lamang nila dito ay isang kutsyon at nakabuo nga sila ng teorya na maaring dito ginawa ang pang-aabuso sa batang babae bago ito paslangin. Matapos ang ilang araw, lumabas na ang autopsy report at ito nga ay nakumpirma na ito ay pinagsamantalahan bago paslangin. Pinagsamantalahan siya sa isang mas nakakapanindigbalahibong paraan kung saan siya ay ginamit sa maselang parte ng kanyang likuran. Ang nakita nilang dahilan ng pagkamatay nito ay ang mismong sekwal na pang-aabuso
at positional aspect siya. May nakita rin silang si Milia sa katawan ng kaawa-awang bata. Ngunit walang DNA na natagpuan mula rito dahil nga umuulan ng araw na iyon at ang mga sample ay contaminated na at nahirapan na silang suriin ang mga ito. Sinuri naman ng mga investigador ang mga surveillance camera sa paligid ng crime scene. May napansin silang kakaiba bandang alas 4 ng hapon, ilang sandali lang matapos umalis ni Hawaii sa kanilang bahay. Isang pulang pick-up truck ang nakunan sa kanto. Kalapit nito, makikita na si Hawaii ay naglalakad. Pagkatapos ay pumasok siya sa isang convenience store kung saan bumili siya dito ng candy at peanut butter. Nakipag-usap pa nga siya saglit sa isang babae na nakapila rin para magbayad. Matapos bayaran ang mga binili niya, lumabas na ito patungo sa lugar kung saan nakita ang pick-up truck. Hindi naman nakita ang pagsakay niya dito, ngunit ilang sandali pagkatapos na mawala sa footage ni Hawaii ay nakita naman na umalis na rin ang pick-up truck. Nabanggit naman ni Brenda sa mga pulis na noong araw na iyon ay walang dalang pera si Hawaii. Ito nga ang dahilan upang isipin ng lahat na talagang may kasama ang bata ng mga panahong iyon at nagbigay sa kanya ng pera at malaki ang tsansa na ito ay ang driver ng pick-up truck. Mabilis naman nilang natagpuan ang babaeng nakita nilang kinausap ni Hawaii sa convenience store at ayon sa kanya, walang bakas ng takot sa mukha ng bata at sa halip ay makikita na talagang napakasaya nito. Nakadagdag naman ito sa teorya ng mga investigador na ang taong nagbigay ng pera kay Hawaii ay kakilala at pinagkakatiwalaan talaga ng bata. Hindi naman matukoy ang driver ng pick-up truck dahil mababa ang kalidad ng mga footage at hindi nga makita dito ng malinaw ang plate number ng sasakyan. Gayunpaman, nalaman ng mga investigador na ang bagong kinakasama ni Hiawatha ay nagmamay-ari na isang parehong pulang pick-up truck. Nang kinapanayam nila ito, sinabi niya na siya ang gumamit ng sasakyan sa araw na nangyari ang krimen. Ibinigay niya rin ang pahintulot upang imbestigahan ang loob ng kanyang sasakyan. Dito, nakita nila ang isang transparent hairband na kapareho sa nakalagay sa buhok ni Hawaii noong araw ng krimen at ang black adhesive tape na kapareho rin sa natagpuan malapit sa bangkay ng bata. Dagdag pa rito, nakuha rin ng mga investigador ang CCTV footage mula mismo sa surveillance camera na naka-install sa bahay ni Hiawatha at ng kinakasama nito. Nakita nga nila dito na sa araw ng pagkawala ni Hawaii, si Hiawatha ay umalis sa bahay nila bandang alas 3:30 ng hapon. Gamit nito ang pulang pick-up truck at bumalik ng bandang alas 7 ng gabi. Ipinarada niya ang sasakyan sa garahe at pagkalabas nito ay may hawak siyang isang paris ng pantalon sa kanyang kamay. Natila ba, ingat na ingat itong hindi madikit sa kanya. Agad naman siyang pumasok sa isang laundry room at inilagay ang pantalon sa washing machine. Sa kasamaang palad, ang mga pantalon na ito ay hindi kailanman natagpuan ng mga investigador. Nakita rin nila sa footage na ginamit niya ang sasakyan ng ilang beses at pabalik-balik. Dahil nga sa mga nakalap na ebidensyang ito, lalo lamang bumigat ang suspecha nila sa mismong ama ng biktima. Gayunpaman, sa mga mata ng investigador, hindi lamang siya ang posibleng suspect. Dahil tulad ng unang nabanggit, ang lugar na tinitirahan ng pamilya ng biktima ay napapalibutan ng mga individual na may masasamang gawain. Hindi nila inalis ang posibilidad na maaring si Hawaii ay nakatagpo ng isang taong mapanganib habang siya ay papunta sa lugar na pinag-usapan nila ng kanyang ama. Ang mga investigador ay nagsimulang imbestigahan ang iba pang mga taong na maaring may kinalaman sa kakilakilabot na krimeng ito. Kasama na dito ang bagong kinakasama ng ina ni Hawaii na kilala rin bilang isang drug addict at may marahas na pagkatao. Gayunpaman, walang ebidensya na nagtuturo sa kanya bilang isang suspect kung kaya't naalis naman siya agad sa listahan. Nangolekta rin sila ng mga DNA mula sa 200 na iba't ibang mga individual. Ngunit dahil nga hindi masuri ang mga sample mula sa biktima, ay nabaliwala rin ang lahat ng ito.
Samantalang nagtulong-tulong ang buong komunidad upang linisin ang lugar kung saan natagpuan ang bangkay ni Hawaii at nagtayo sila dito ng isang malaking memorial para sa batang babae. Maraming tao ang nagtipon doon upang mag-iwan ng mga laruan, bulaklak at iba pang munting regalo para sa kanya. Noong Sabado, September 27, 2014, tatlong araw matapos dapat na sanay ikasyam na kaarawan niya, si Hawaii ay hinatid sa kanyang huling hantungan. Daan-daang mga tao ang naruroon para mag-alay ng kanilang huling paalam kay Hawaii at suportahan ang pamilya ng biktima sa matinding pagsubok na ito. Tuluyan ng inaresto ang kanyang ama at sinampahan ng kasong murder at sodomy noong December 16, 2014. Sa Alabama, ang kasong sodomy ay may parusa na 10 hanggang 79 na taon na pagkakabilanggo. Ang paglilitis ay naging napakahirap para sa pamilya ng biktima, lalo na ang katotohanan na ang batang babae ay nawala ng buhay sa kakilakilabot na paraan. Dagdag pa rito dahil nga ang sarili niya pang ama ang nasa likod ng lahat ng ito. Nagsimula ang paglilitis noong September 2015, halos isang taon matapos ang trahedya. Tulad ng inaasahan, sinisisi ng depensa ang kakulangan ng gabay kay Hawaii at ang magulong kapaligiran ng kanilang tinitirahan. Binanggit din ng mga abogado ni Hiawatha na ang katotohanan na ang ina ng bata ay madalas na pinapapunta ang kanyang mga kaibigan para uminom at manigarilyo. Gayun din ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot at pag-inom ng alak ng parehong ina at lola ng biktima. Naging mahirap ang paglilitis dahil nga may mga kulang na ebidensya upang mas madiin ang sospek. Una na dito ang kawalan ng DNA ng sospek sa katawan ng biktima at hindi rin naman talaga nakumpirma na siya ang driver ng pulang sasakyan na nakita sa CCTV dahil nga hindi nakita ang plate number. Hindi rin makapaniwala ang ilang kapamilya ni Hiawatha na kaya nitong gawin ang ganung bagay sa kanyang sariling anak. Gayunpaman, para sa taga-usig at sa mga imbestigador, ang lahat ng ebidensya ay tumuturo lamang sa iisang tao at ito nga ay sa ama ng biktima. Sa 5 araw ng paglilitis, dinala si Hiawatha sa silid ng hukuman kung saan siya nawala ng malay. Ayon sa mga doktor, malamang na ang kanyang pagkahilo ay sanhi ng stress at pagkabalisa. Sa pagtatapos ng paglilitis, si Hiawatha ay napatunayang guilty at ang naging hatol sa kanya ay 100 years na pagkakakulong. Sa kabila nito, pilit niyang iginigiit na siya ay walang kasalanan. Sinabi pa nito ang mga katagang, "Hindi ako hihingi ng tawad sa isang bagay na hindi ko ginawa." At nang malaman niya na siya ay makukulong sa loob ng 100 years, ang sinabi niya lamang ay, "Okay lang naman yan, babalik ako." Napag-alaman din ng isang forensic pathologist na hindi ito ang unang pagkakataon na inabuso ang batang babae. Ang pahayag na ito ay ikinagulat ng lahat. Bakas sa kanyang katawan ang palatandaan ng mga dati ng pang-aabuso. Ngunit ang panahon na pinaslang siya ang unang beses na nagpakita ng palatandaan ng sodomy. Malaki naman ang tsansa na kagagawan ito ni Hiawatha dahil nga napapadalas na ang pagkikita nila bago pa naganap ang krimen. Wala namang sino man ang naghinala sa kanyang pamilya na ang batang babae ay inaabuso at hindi rin naman daw ito nagsabi sa sino man tungkol dito. Maaari rin wala naman talagang mapagsabihan ang bata dahil nararamdaman nito na tila wala naman totoong nagmamalasakit sa kanya. O di kaya ay talagang sabik lamang ito sa atensyon ng kanyang ama at natatakot ito na ipaglayo sila kapag siya ay nagsumbong sa kanino man. Mahirap magbigay ng opinyon tungkol sa kasong ito dahil sa kabila ng hatol na ginawa para sa mismong ama ng biktima, hindi maaalis ang posibilidad na siya ay inosente. Paano nga ba kung may iba talagang sospek na may gawa nito? Ngunit kung totoo nga ang ama niyang si Hiawatha ang may kagagawa nito, sana ay magdusa siya sa loob ng kulungan. Sana ay matanggap ng totoong sospek ang kaparusahan na nararapat sa kanya dahil napakasakit isipin
na mayroong isang taong kayang gumawa ng isang karumal-dumal na bagay sa isang walang kamalay-malay na musmus. Sa pamilya naman niya na hindi nagbigay ng sapat na gabay sa kanya, sana ay pagdusahan din nila ang kanilang kapabayaan. At ito rin sana ang magbukas ng kanilang mga mata upang tigilan na ang mga bisyo nila na maaari ding ikapahamak ng iba pang mga kapatid ni Hawaii. Ikaw, naniniwala ka bang si Hiawatha ang pumatay sa sarili niyang anak? Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay nagustuhan niyo ang ating kwento sa araw na ito. Kung bago lang po kayo sa aking channel, ay don't forget to like at subscribe para updated po kayo sa aking mga susunod na video. Salamat po sa inyong lahat. God bless you all. See you in my next video. Ako nga po pala si Myla at ito ang Myles Crime Story.